Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Autoboyson. So ngayon guys, mayroon tayong i-check diagnose Nissan Sentra Super Salon. So I think 98 model to. So ang issue nito guys ay air conditioning. So maingay at umuugong yung compressor. So bago natin na-check yung compressor, punta muna tayo dito. Check natin, kung napansin ninyo guys ay may black oil nang lumabas dyan sa may shader bulb niya. So meaning to say mayroon ng black oil sa system. So yan yung check din natin sa compressor, kung kaya pang i-repair, kaya pang ayusin ang compressor. Dahil sa flushing naman ito ay walang problema kahit mag-flushing tayo ng whole system, meaning galing doon sa may evaporator hanggang dito sa may condenser hanggang sa mga pipe fittings niya. So bago tayo mag-umpisa guys pag-check nito ay kailangan nating i-check yung high side tsaka low side kung mayroong black oil. So confirm nga guys na mayroong black oil sa high side, meaning mayroong laman na black oil ang condenser pati receiver dryer. So dito naman sa low side, kung may black oil na lalabas dyan, meaning ang evaporator naman ang mayroong black oil na. So meaning kumalat na doon sa whole system ng air conditioning. So ganun lang guys mag-check ng black oil. So undutin nyo lang yung mga pito na yan. Pag may sumama na contaminated na yung system. So ang gagawin natin guys ngayon ay bibidyohan muna natin to para may reference tayo. Dahil medyo luma na to. So mayroon tong mga cutting, wire, splicing wire at modification. At mayroon din tong mga missing accessories or mga broken accessories or leaking naman sa makina or sa system ng cooling system. So yan yung natin, pati mga connector. So videohan natin yan guys para reference video natin yan guys, just in case na may reklamo ang customer. Kasi may mga customer guys, minsan hindi naman lahat, kahit yung ginawa mo guys ay nasa makina, minsan pati yung doon sa may dashboard ibibintang sa inyo, sabihin gumana pa to dati hindi ganito, dati ilaw ganyan guys yung realidad. So mas mabuti kung may reference video kayo para maiwasan guys yun na magbayad kayo guys na hindi naman ay nakasira. Dito chinik din natin guys yung condition ng auxiliary fan, kung maalog. So check din natin yan para ma-confirm natin na okay yung auxiliary fan ng umuugong or maingay. So dito naman, i-check din natin yan, leakage na sa condenser, pati yung mga electrical harness dyan, tingnan natin kung walang natanggal or dumampi dyan na mag-cause ng short circuit. So tatanggalin natin yung negative battery yan bago tayo mag-umpisa na tanggalin yung compressor. So yun yung natin guys, gagawin. So ang kasunod natin itong gagawin pagka natanggal, check natin doon guys sa loob. Pero bago yan guys, check natin yung dashboard panel kung may mga check engine ganun. So bago natin magtanggal ng negative, so inulit lang natin to guys para ma-videohan. So yan, wala naman siyang check engine. So sa steering lang yan guys ang umilaw tsaka brake. So yun lang ang check natin.
para may reference video tayo. Kasi mayroong mga customer sabihin, ba't umilaw na to? Dati hindi ito umilaw. Dati magandang minor. Dati maraming ano, maraming mati, guys. Kaya kailangan natin na i-check. Lalo na yung mga dashboard na yan. Minsan eh, kahit na may basag, sabihin na walang basag natin. So, based on my experience, marami na akong nangyari na mga customer na kakaiba yung iniisip. Yung parang nasa ibang dimension na yung isip, guys. So, ngayon guys, mag-isa na tayo dito pag-backlash at para mailabas natin yung compressor. So, una natin tatanggalin dyan yung reservoir ka ng radiator dahil yan lang naman ang nakaharang ng compressor. So, Lord, luwagan natin yung belt hanggang sa doon na tayo sa bolt compressor. So, yan guys. So, sundan nyo lang guys yung video. So dito guys, nailabas na nga natin guys yung pipings niya, suction line at saka discharge line hose, pati na rin guys yung compressor. So ngayon guys, bubuksan natin yan at titingnan natin yung piston niya guys kung may gas-gas na at kung gaano kalala yung condition nito guys. So pagka kaya pa i-overhaul, gawin natin. Pero pagka hindi na kaya nito guys at wala tayong mabiling pyesa sa mga parts na affected at defective na or damaged na, so palit compressor na tayo. Ini si jama bilika. Bilika jama. Gas. Ini nama tabang. Kailangan ng
bago. Usually siyang kung ano yung klaseng. Pwede ito rito. Hindi mo ilaw. Ilawan mo. Para maisa-isa mo yun. Ilawan mo para maisa-isa mo. Puro gas-gas. Dito na lang, lap-lap na. Hindi na kulingin. Ano yan? Flat, oh. Flat na. Hindi na kung hapon ba? Dapat ito hapon, pareho ito, no? So, yun guys. Matapos natin i-check. So, hindi na pwedeng i-overhaul to guys. So, palit video to. Ay, palit video. Palit compressor pala. So ngayon guys, maraming salamat sa panonood. Naway nakatulong to guys sa inyo sa may mga sasakyan at sa gustong matuto. So kung nagustuhan nyo itong video guys, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel, AutoBoyZone. At huwag na ninyong i-skip guys kung may lumalabas na mga ads sa video natin para makatulong naman to sa ating paggawa ng content. So yun lang guys. God bless all. This is AutoBoyZone. Make.